Na, black and white? Bakit hindi colored? Paano nga ba nag-transition ang black and white papuntang colored TV? Pag-usapan natin! Isang malaking hakbang sa entertainment industry ang imbensyon ng color TV. Tara't panoorin natin ang development ng teknolohiyang ito sa isang maikling video. Problem: how to harness a stream of electrons for color. Early, General Sarnoff had set forth the fundamental goals for color television. First, it must be all electronic. Second, it must be completely compatible. These were the goals. The road was long, difficult, but it led to one of the historic inventions of our times, the RCA tricolor television tube, the tube with the heart of a rainbow. Compatibility, color programs can be seen on standard black and white sets without any change or adjustment. Color receivers, which can also pick up standard black and white broadcasts, decode the color information and apply the picture in all its vivid beauty to the tricolor tube. Pag-usapan naman natin ang proseso ng pagbuo ng isang image sa TV. Binubuo ang screen ng daan-daang picture element o pixel. Ang pixel naman ay binubuo ng tatlong colored phosphors, ang red, green, at blue. Hi, phosphors! What's up? Ang mga pixel na ito ay tabi-tabing inilalagay sa isang structured mask sa kabuuan ng screen. Ako si Electron, papailawin ko ang phosphors! Ang electron gun ay isang device na naglalabas ng electron beam. Kapag tumama ang electron sa phosphor, umiilaw ito. Nakaposisyon ng electron gun sa gitna ng TV. So paano nito tinatamaan ng ibang phosphor sa screen? Nagagawang tamaan ng electron gun ang lahat ng phosphors sa pamamagitan ng magnetic coils na nakaposisyon malapit sa bibig ng electron gun. Hi, magnetic coils! Hi! Nababago ng magnetic coils ang trajectory ng electron para matamaan ang buong screen. Isang vertical at isang horizontal deflection coil ang ginagamit para makontrol ang direksyon ng electron beam. Ang iba-ibang concentration ng electron beams na tumatama sa colored phosphors ang nagpapabago sa kulay ng isang pixel. Gumagamit ang TV ng shadow mask upang hindi matamaan ng isang electron beam ang magkaibang phosphors. Ang shadow mask ay may mga butas upang mapaghiwalay ang mga phosphors. Ito ay makakatulong sa pag-focus ng electron beam sa isang phosphor. Gamit ang electron gun, magnetic coils at shadow mask, isa-isang pinapailaw ang mga pixel sa screen ng TV. Scanning ang tawag sa prosesong ito. Mabilis at paulit-ulit itong ginagawa ng TV sa isang segundo at ang resulta ay ang mga imaheng nakikita natin sa ating paboritong mga programa. At dito na nagtatapos ang ating discussion tungkol sa color TV. Sa susunod ulit nating usapan, bye!